Yes, 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 yes. Good morning again, madam people. So ayan, matinding bangayan na naman sa lungsod ng Maynila. Talaga namang nagpaabot na ng kanyang saloobin itong si SK Yanyan Ibay dito sa presiding, alam mo na talagang nanggigipit dahil alam na nila ang mangyayari sa kanila. Pagdating ng Mayo 2025, talagang swak sa inodoro itong mga kampo ni ano eh, ni alam mo na ha. Kasi itong mga ibang konsihal na pumanig kay Mayor Isko at siyan diyan, talagang binibira nila dahil wala raw ginagawa. Wala raw ginagawa bagkus lagi raw itong absence sa hearing. Eh, ito ay pinabulaanan ni Yanyan. At ngayon, parang sampal ito doon sa mga taong bumabatikos kay Yanyan Ibay. So, panoorin natin ito ha, para makita nyo kung ano yung mga pangyayari dito sa ano session ng Manila. So, ito na! Kailangan humingi ng chance sa mayorya dahil in the first place naman po, hindi naman po dapat tinanggal sa akin yon. And palagi niyo po sinasabi na kayo po yung ama ng konsehong ito, kayo po ang ama ng city council. Pero yung ginawa niyo po sa akin last week na mahiya po kayo and you personally attacked me, I don't know, Your Honor. Totoo naman, nung isang araw, nung nakaraan linggo, talagang itong session, inatake si SK Yanyan. Talagang pinahiya. Kaya itong mabigat ang saloobi ng batang ito dahil nga doon sa naramdaman niyang pagpapahiya. Biruin mo sa mga konsehal, sa konseho, napahiya siya dahil lang dito. Ano ba ang punot dulo? Ano ang punot dulo? Kaya bakit humantong sa ganito? Alam na natin yan. Kaya sa mga isko niyan, alam nyo na ha? Alam nyo na. Ha? Huwag niyo kakalimutan niya sa 2025, yung pagtakbo ni Isko, ha? Hindi kaya gawin sa akin ng ama ko yun. Muli po natin ipinagpapatuloy ang ating pagpupulong. Minumungkahi ko po, Ginoong Tagapangulo, na ipadala ang nasabing panukalang kautusan sa lupon sa mga gawaing pambarangay. Minumungkahi po ng punong mayoryan na dalhin po ang nasabing sulat sa lupon sa mga gawaing pambarangay. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Si Pokpok oh. Boy Pokpok! Ano na nangyari? Kung ako dito kay Boy Pokpok, hindi na ako magtatangkang tumakbo. Kasi kilalang kilala na sila ng mga taga Maynila. Ibang klase yung suporta ng mga Manileño doon sa kampo ng Isko. Diba? Tsaka kawawa pag tumakbo to. Baka lampaso ang abutin sa inidoro pulutin ng mga boto nito. Kaya huwag ka na tumakbo. Makasayang. Ang gawin mo, yung pera na dapat gagastusin mo sa eleksyon, itabi mo na lang. Inegosyo mo na lang. Para malay mo, diba? Makapag-establish ka pa ng magandang negosyo, at hindi matatalo. Kasi hindi matalo yung pera mo. Kasi nga, tatakbo ka. Eh kung itago mo lang, gawin mo sa negosyo, panalo ka pa. Yun lang. Right to personal and collective privilege, Your Honor. Councilor Yanyan? I'd just like to take this opportunity po to speak my mind because the baseless accusations that have been thrown against me last week po have been boggling my mind. So I would just like to unequivocally refute all the baseless accusations thrown at me. So, Ginong Tagapangulo. Punong Mayorya. Hinihikayat ko po si kagalang-galang na konsyal Yanyan Ibay na pwede po muna natin tapusin yung agenda. But based off of the IRP naman po, I can do... Okay, huwag mo na pigilan. Bakit kailangan mong pigilan? Bakit kailangan pang tapusin ng mayorya? Diba? Maglalabas. Kayo nga eh. Kung bumira kayo dyan kay Yanyan eh. Hindi kayo pinipigilan eh. Tapos ngayon, pipigilan mo? Okay, Yanyan. Sige.
Ilabas mo yung saloobin mo sa mga pogi na ito. Gago! Do so after we've finished one item in the agenda. So if you could give me the chance to speak my mind, Mr. Presiding Officer, that would be very nice. Kagalang-galang na yan, yan, Ibay. Bibigyan po namin. Bakit pinagbabawalan na magsalita ng Tagalog? Kung gusto niyang, kung aamin, bakit kailangan na, bakit niyo pagbabawalan na magsalita ng English? Kung gusto ng tao magsalita ng English eh. Diba? Doon siya komportable. Doon niya may papahayag ng maayos yung kanyang saloobin sa wikang English. Although, tayo ay Pilipino, pero yung tao ay komportable magsalita ng English. Ha? Wala kayong karapatan na pigilan yung bata na yan na magsalita ng English. Ha? Naiintindihan nyo naman ata eh. Di ba? Kayo ng pagkakataon na makapagsalita. Tapusin muna natin yung nasa agenda at baka pwede... Bakit ito? Halatado ka na eh. Di ba? Huwag ka masyado magpahalata. Meron kang kinikilingan at kinakampihan. Di ba? Huwag ganun. Gago! Pwede nating tapusin yung barangay budget. After that, pwede niyo pong sabihin po kung ano po yung mga nais niyo pong sabihin. Your Honor, this is an important matter po and it's very urgent that I do say my thoughts as of the moment. Go lang yan. Go. Sige. Sabihin mo ang gusto mong sabihin para dito matauhan na itong mga talunan na ito. Moment po. So, if you could give me the floor po, that would be very nice po. Isang minutong pagpapahinga. Grabe, no? Isang minutong pagpapahinga. Ano ba naman? Bakit may ganun? Isang minutong pagpapahinga raw. Okay na? Nakapagpahinga na ba? Nakapagpahinga na raw. Go. Ayun na. Pumunta na, oh. Counselor yan yan, Ibay. Your Honor, gusto ko lang po malaman anong batas po yung sinasabi ni Kagalang-galang Laksamana na pinoprohibit daw po magsalita ng wikang Ingles at dapat po wikang Filipino lamang po ang aking... Oy, Laksamana! Kagaya na sinabi ko kanina, wala ang karapatan na pigilan ito na magsalita ng Ingles. Doon siya komportable, ha? hindi ka pa nakakaintindi, kaya ganyan? Hindi ka nakaintindi ng ano? Ang English? Ganun ba yun? Sasalita. Councilor Rod Laksamana. Yan, session. Napahiya. Pumukpok tuloy. Tuloy. Kagalang-galang yan yung Ibay. Again, Your Honor, I would like to unequivocally refute all the baseless accusations thrown at me in last week's session po. So I have here everything that I have done for the city council in the 8 months that I have been. Ngayon, ipapakita na ni Yan-Yan yung mga achievement niya, ha? Yung mga proposal niya at yung mga naipasa niyang ordinansa. Ha? Para, yun nga. So, tuloy natin. Katalaga naman. Napapaghalataan na kayo. In here. So I'm going to start off with the resolutions po. The first resolution is a resolution calling the Department of the Interior and Local Government for the deferment of implementation of the stringent requirements for the Sangguniang Kabataan Treasurers to their assumption of office. So because of this resolution po, ang TESDA po ay nag-reach out sa amin at sila po ay nag-formulate at nag-implement ng 2-day training para po hindi po mahirapan ng mga SK treasurer dahil ang sinosuggest po na TESDA na training po ay 33 days which if titignan naman po natin yung honorarium ng mga SK treasurers, mga 1,000 pesos per month lang yun, hindi po enough yun para po sila po ay magsagawa ng 33-day training. So dahil po sa resolution na ito, 2 days na lang po yung naging training ng ating mga SK treasurers at dahil din po doon nakapag-bonding ang mga SK chairman at SK treasurer at nabuksan po ang kanilang mga bank account. So ito po ang pinakaunang crucial na resolution na ginawa ko po para sa 12th City Council po ng Lungsod ng Maynila. Ayaw niyo pa yun?
From 33 days, naging 2 days na lang, no? So, ang galing ng ginawa niya. Bili mo, isipin mo, ha? 1,000 lang pala yung budget. So, nagawa niya ng paraan. Hindi pa kayo natuwa? Ha? Hindi pa kayo natuwa? Bagkos na binabatikos niyo pa yung bata. Diba? Malupit kayo. Grabe. Ang pangalawang resolution naman po na aking ginawa is a resolution concurring with the 3-year local youth development plan for 2024 to 2026 as adopted and approved by the Local Youth Development Council of the City of Manila. Your Honor, ako po ang pinakaunang SK Federation President sa lungsod ng Maynila na gumawa po ng 3-year local youth development plan in the city. Wow. Ito pong local youth development plan na Ito po ang local youth development plan po natin. Ito po ay pinagpuyatan po namin ng Manila Youth Development Council. So, ang pagsasaad po at pagsasabi na wala po akong nagawa para sa konsehong ito at para sa kabataan po ng lungsod ng Maynila ay nakakabastos hindi lamang po sa akin. Nakakabastos po ito sa SK Federation, pati na rin po sa Manila Youth Development Council na binubuo po ng iba't ibang youth organizations at youth serving organizations. Yan ba 'yung sinasabi niyo na walang nagawa? May proposal, meron nagawang organization, 'di ba? Ano pa ang gusto niyo sabihin? Ha? Porket ba kalaban niyo ganto na lang? Bakit hindi niyo batikusin 'yung kakampi niyo? Ha? Diba matindi 'tong mga taga Maynila, ang kampo ni matindi ah. 'Di ba? Nakakabilib kayo talaga. Yan pa talagang puno-tulo, talagang sisirahan nyo yung tao. Hayaan nyo, pag tumakbo ng pagkakonsihal yan, meron na rin kayong kadibatihan. Ang next na resolution naman po ay resolution congratulating the Department of Health in setting a new Guinness World Record for the largest human lung formation. So, ito pong resolution po na ito at yung naganap po na human lung formation noong March po, ay pinagtulungan po namin ng Manila Health Department kung saan po, actually kami pa po sa office namin po sa SK Federation, kami pa po yung nagrenta po ng truck at pumunta ng Mandaluyong para po i-distribute, kunin at i-distribute lahat po ng mga materials na nagagamitin sa human lung formation na ito. Hindi po magagawa itong Guinness World Record na ito kung wala po yung mga SK officials ng lungsod ng Maynila dahil ito pong human lung formation po na ito ay comprise po ng around 25% po ng SK officials and that is only in the city of Manila po. So, again, to say na I haven't done anything for the city council and the city of Manila is pretty much baseless. Kita nyo, yung mga inaakusa nyo dito kay Yan-Yan, wala kayong basihan. Bagkos kita nyo, yung human lung formation na ipasok sa Guinness World of Record, wala naman kayong ambag dun . Di ba? Batikos lang kayo ng batikos. Dapat nga sa inyo, dapat sa inyo manahimik na lang. Dahil wala naman kayong ambag. Ha? Lalong-lalo ka na best actor. Best actor to . Di ba? Pangpamas. Mag-artista ka na lang ulit para doon ka pa sumikat lalo. Pero pagdating dyan sa pagtakbo, wala na. Talo ka na. Hindi ka naman nanalo kahit anong gawin mo. Ngayon pa lang dapat alamin mo na, ha? Guys, alam mo na ngayon dapat na huwag ka na tumakbo. Dahil sayang ang pera mo. Itago mo na lang, inegosyo mo na lang, iproduce mo na lang ng movie. Kikita ka pa. At sa mga ulupong mong mga tagasunod, yung mga aso dyan na pumapanig sa inyo, huwag nyo nang patakbuhin dahil hindi rin mananalo yan. Hindi na mananalo. I'd also like to point out yung sinabi po ng ating regular presiding officer na wala pa po akong ordinansa na nagagawa po para sa lungsod ng Maynila. That is false, Your Honor. I have 2 draft ordinances po. Waiting na lang po ito for second reading. I passed it last May 22 po. The first one is an ordinance granting cash incentives and certificates of recognitions as rewards to tertiary. Wow! Kita nyo, cash incentives. Di ba? Magandang proposal yan. Bakit hindi niyo sinuportahan?
Tsaka dapat, ipasan nyo na. Diba? O, hintay na lang natin. Sana maaprubahan. Ang galing talaga ng mentalidad nito ni Yan. Ito dapat tinusuportahan. Yan nyo, ha? Sana ma-line up to ni Yorme, no? Saka taga Maynila, alam nyo na kung sino-sino yung mga iboboto nyo, ha? Huwag na kayong magpalinlang. Huwag na kayong magpalinlang sa mga balat kayo. Yan nga ang sabi ng iba. No? Kasi ang tao na mga balat kayo, eh wala naman, naghihintay lang ng pondo ng bayan yan. Pero yung nakita nyo kay Yorme Isko, talagang ma-appreciate nyo. Kasi yung tao, alam nyo, meron ako nakausap. Ang galing ng ginawa ni Yorme nung pandemic. Diba, biruin nyo, yung ayuda hindi ginipit. Tapos, meron pang naikwento yung kakilala ko, na kakilala niya. Alam niyo yung nakatira sa mga riles? Wala siyang iniisip pera. Lahat ng nakatira ni Lista, binigyan ng pera. Oh, yun ang suporta ng Yorme, ng Maynila. Hindi yung gagawa ng, kagaya ng iba, gagawa lang ng report. Tapos, yung report na yun, kukunin yung mga pangalan ng tao. Diba? Kukunin. Tapos, ipapasa na yun. Tapos sabihin, oh, ito nabigyan namin, itong mga tao na to, nabigyan na namin to ng mga ayuda, mga pera. Pero si Yorme, talagang totoo ang ginawa niya. Totoo. Kaya nakakabilib. So, tuloy tayo rito. Tertiary or college graduates with Latin honors. So, ang nakalagay po dito sa proposed ordinance ko, ang mga gagraduate po na mga Manileño na summa cum laude ay makakakuha po ng 20,000 pesos, magna cum laude 15,000 pesos, at cum laude po 10,000 pesos. Meron din po akong... Oh, diba? Meron na siyang proposal. Sana ikaw, yung mga konsihal niya, ganyan din yung utak nyo. Dinagdagan nyo. Diba? Ikaw, konsihal na bumabatikos. Oh, dagdagan mo 1,000 para lumaki. Diba? At makakuha ng magandang benepisyo yung taong matalino, yung estudyante na matalino, di ba? Oh. Ano pa? Nakakatuwa ito yung mga batikos kayo yan. Mapapahiya na lang kayo pagdating ng election. Malapit na. Oh, September na next week. Oh, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 8 months na lang. Bakbaka na! Alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Ha? Oh, diretso. Kung isa pang ordinance sa amending City Ordinance 8568 by expanding po yung coverage ng mga recipients po ng 1,000 monthly allowance. Wow. So, nilagay ko rin po dito na lahat po ng SK officials na nag-aaral po sa State University or College ay maisama, na hindi lamang po ang mga mag-aaral ng PLM at UDM po ang makakapagbenepisyo sa cash incentives po na ito. Mo? Galing! With regards naman po to the committee I hold the Committee on Youth Values Formation and Sports Development. Ang sabi po kasi ng presiding officer ay wala pa daw po akong committee hearing na naiga. Okay, tama. Pinagbintangan mo kaagad. Oh, presiding officer, ano masasabi mo dito? Pinapakita na sa'yo lahat ng achievement ni Yan. Pero bakit ka ganyan, ha? Oh, pasayahin muna natin to. Oh, di ba? Nakakatuwa ka, presiding officer. Kapag bintang ka. Oh, tuloy. Gagawa. In the 6 months, correction po, hindi po 10 months, 6 months pa lang po akong committee chair po ng Youth Values Formation and Sports Development. May I direct you, Your Honor, to ask po the secretariat if there have been any complaints, resolutions, or ordinances po na naibaba na po sa Committee on Youth Values Formation and Sports Development? Because from my point of view and from my understanding, wala pa po. Therefore, wala pa pong nagiging committee hearing ang Committee on Youth Values Formation and Sports Development. Dahil lahat po ng problema na naibababa sa amin sa SK Federation ay naire-resolve po namin ito, and merong compromise na nangyayari within the office po. With regards to my attendance naman po, Your Honor, I think records will show that I am very much active in this August chamber. So if you could kindly direct the secretary to the City Council to
upload the records on the Manila City Council page, that would be very nice po, because records will show that I am pretty much active in this August chamber. And yung mga sinasabi po ng ating regular presiding officer na umaalis po ako, Your Honor, being an ex-officio city councilor in the city of Manila isn't my only function. I also function... Ano yan? As the SK Federation President, meaning lahat po ng mga barangay sa Maynila ay binababaan ko po, all districts po ito. I am also a student of De La Salle University taking up a course in medical biology and a minor in marketing strategy. And I also intern for Metro Manila Health and Research Development Consortium. So yung mga sinasabi po ng ating regular presiding officer na minsan umaalis po ako, Your Honor, I have other functions aside from being the ex-officio member of the 12th City Council. And I think naman po, kahit naman po umaalis ako, meron naman po akong nagagawa. And records will show that I have resolutions and ordinances that benefit the youth and cater to the youth. So hindi ko po nagigets kung saan po nanggagaling yun. Because in all honesty, Your Honor, I am very much active. Alam mo, hindi mo magets kung saan nagagaling. Doon sa mga batokeros, nagbabati ko sa'yo. Ingit na ingit sila. Kasi may potential ka yan, kaya ganun. Ayaw ka nila kagad na paapakin. Baka mamaya, birahin mo sila pag nanalo ka. Ganun lang yon, di ba? Ayaw na ayaw ka nilang papestuhin. Baka mamaya, patikusin mo rin sila. No? Pero ang kagandahan nito, pinakita mo yan yung mga achievement mo. Kaya ngayon baradong-barado na sila. Wala na silang magagawa talaga. Kundi mainis na lang. In this August chamber, and hindi ko po alam bakit ako yung napag-initan with regards to attendance po. So I don't know, Your Honor, because hindi ko po alam kung hindi lang po ba ako nakikita ng ating regular presiding officer, because... Nagbubulag-bulagan lang siya. Nakatakip ang mata niya. Ganun lang yun. Pero the best yan. Kaya sabi ko sa'yo, takbo ka ng konsel para itong mga yan. Ha? Hindi na makapwesto ulit at hindi na makapanira ng tao at hindi na makapanloko ng tao. Yay! In the 8 months po that I have been here, I'd like to say na I've seen... Councilor Apple niya to preside more than he has. So, I don't know if that's... Hindi lang po nagtutugma yung schedule namin ng ating regular presiding officer. Pero, again, Your Honor, hindi ko po ipapakiusap sa inyo na pakiusapan niyo po ang mayorya na ibigay sa akin yung pagkakataon para ibalik sa akin yung committee ko. Dahil in the first place po, as stated in Republic Act 10742 and 11768, sa SK Federation President naman po talaga ang Committee on Youth and Sports Development. So, hindi ko po kailangan ipakiusap yon, and hindi ko po kailangan humingi ng chance sa mayorya, dahil in the first place naman po, hindi naman po dapat tinanggal sa akin yon. And Tama. Palagi niyo po sinasabi na kayo po yung ama ng konsehong ito, kayo po ang ama ng City Council. Pero yung ginawa niyo po sa akin last week na mahiya po kayo and you personally attack me, I don't know, Your Honor. Hindi kaya gawin sa akin ng ama ko yun. No, my father will never do that to me. So wag niyo sabihin na ama kayo ng konseho. Because my father will never do that to me. Hindi niya ako ipapahiya. Sa maraming tao, hindi niya ako ipapahiya, lalo na sa buong lungsod ng Maynila. So, parliamentary inquiry. Does the IRP supersede the Republic Act of the Philippines and the Philippine Constitution? Yes or no? So, yan. Ha? Yung pamamahiya mo kasi, ayusin mo. Ngayon yung tao, may balik sa'yo yan. Diba? At nawala tuloy ang respeto sa'yo ng mga taga Maynila. Ikaw, ha? Kaya ikaw, Vice, huwag ka na tumakbo. Hindi ka naman nanalo talaga. Kaya lang,
mangyayari. Kilala na kayo ng mga taong bayan dyan sa Maynila. Alam na nila yung mga ginawa nyo. Ikumpara nyo yung mga ginawa ni Yorme sa panahon niya ngayon, sa kanoon, at ginawa ni Lacuña, kayo dyan, parang malayong malayo. Kung hindi lang naman dahil kay Yorme, hindi rin kayo mananalo. Dala lang kayo ni Yorme dyan sa Maynila. O ngayon, subukan nyo tumakbo at lumaban kay Yorme. Ilalampaso kayo, malayong malayo yung survey. Kahit magsimula na kayo ng survey, hindi nyo makikita yung 1/4 na percent para umabot doon sa 100% ni Yorme. Malayong malayo ang distansya para manalo kayo. Kaya kung ako sa inyo, mag-backout na kayo. O, kung sino may tapat yung malakas-lakas, sa tingin namin, hindi nyo matatapatan si Yorme at yung mga tatakbong pagkabisi at mga konsehal ni Yorme. Kaya, alam nyo na, mga taga-Maynila, nasaya mo na! Yan, kung umabot ka sa video na ito, alam nyo na ha, konting subscribe at hit mo lang yung notification bell, masaya na tayo. Ha, maraming salamat sa 1,300 subscriber na bagong pasok. At kung kayo ay mga Esponyan at nanonood kayo ng mga clearing operation nyo, mag-like lang kayo tapos comment. Huwag kayong maghiyang mag-comment. Mag-like lang kayo na mag-like sa video natin. Tulong nyo na yun para umabot tayo sa napakaraming mga video na may share natin sa inyo. Mga Esponyan, laban lang, mananalo tayo. Alright? At yan. Sa ulitin natin ha, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe nyo na si Kuya Goods at lagi nyo tatandaan. Mabuhay tayong lahat. Bye!